Nakaka-stress po talaga pag once ikaw ay na-monetize na. Hindi lang, ay no, halata o, oh, ay no, diba, Gusto kong magpa-flip kay Dr. Abike Bello pag ako once yumaman sa pagiging YouTube. Bagay ba to? Ayan o, oh, diba, mukhang tanga. Girl, maganda ko dito. Oh, Korea, Korea. Pag ako talaga nag-boom talaga sa YouTube na to talaga, oh, papagawa ko tong ganito. Diba, ang pretty? Oh, ang tsaka. Oh, diba, ang pretty, oh. Diba? Oh. Girl, tumatanda. Girl, ang tanda ko na pala, girl, pag wala akong eyeglass. Nakakover up. Parang gusto kong ipagawang ganito. Korea, Korea. Korea, Korea or Mongoloid? And fairness, oh, diba? Uy, aminin, oh. Bago sa akin maging Korea, Korea, Chinese. Tapos ilift ko lang yung ilong ko. Pak! Oh, pak! Oh, hala. Pak, ang ganda. Pak, Korea, Korea. Muntanga. Parang tanga talaga. Alam niyo ba? Parang kung tanga dito mag-isa. Hala, Korea, Korea. Hala, ang ganda. Hala, ang pretty, oh. Hala, pag ako talaga nag-boom talaga, ipapagawa ko talaga to. So, girl, subscribe na. Girl, subscribe na, oh. Bakit sa akin, oh. Papagawa ko to pag ako ay nag-boom. Nag-boom. Boom panot. Girl, oh, subscribe na sa akin channel, oh, para mapagawa ko na to. Ayan, oh. Di ba bagay? Pretty. Hala, ang pretty. Hala, girl, subscribe na. Share mo na. Like mo na din. Hala, girl, ang pretty. Papagawa ko talaga to pag ako ay nag-boom talaga. So, ano pang hinahantay mo, girl? Subscribe na. I-like mo na rin. Share mo na rin. So, one, two, three, action! And welcome back to my YouTube channel. In this video is still part of my growing up and figuring out what kind of vlogger I am. Ano nga ba yung dapat malaman sa YouTube kaplastikan? Pwes, bago mo pasukin ang mundo ng YouTube, dapat mo itong malaman dahil baka magkamali ka ng pasok ng butas. Boom! Mga kaplastikan, bago ako pumasok sa YouTube, hindi ko alam na merong palang tinatawag na YouTube Analytics. Ngayong panahon na to, lalo ngayong pandemics, ang daming-daming gustong maging vlogger kasi nga, dito na nakatutok ang ating buhay sa internet, social medias. First, dapat mong malaman na hindi puro pera-pera lang. Dahil, girl, kung iniisip mo ay pera kaya pumasok sa YouTube, first, maghanda-handa ka na ng iyong pawis at pagod at dugo. Dahil, girl, know your stand. Well, lahat naman tayo may kanya-kanyang personalities. It's up to you kung anong pakulo. Paano ka magpapasikat. In order to get views. In the process, or in the long run, magiging pretty ka na. Makakachamba ka o recognize ka as the time goes by. So yun nga, bago tayo magkawalaan, bago ako pumasok sa pagiging YouTuber or let's say vlogger, feeling diba? Vlogger. Girl, hindi ko alam na mayroong tinatawag na YouTube Analytics. Ah! What is YouTube Analytics? YouTube Analytics, mga kaplastikan, ang isa mong dapat malaman bago ka pumasok sa mundo ng showbiz. YouTube Analytics, mga kaplastikan, ang dapat mong malaman bago ka pumasok sa mundo ng YouTube. What is YouTube Analytics? YouTube Analytics, ito yung previous past participle, present tense na so, YouTube Analytics, ito yung mga past, previous, present na mga activities ng iyong channel. So, dito makikita lahat ng iyong records, kung ilan ang nag-view sa'yo, kung gaano katagal biniviews ang iyong videos, kung gaano katagal ito pinanood, kung saan bansa ito pinapanood, and yes, lahat ng ito, malalaman mo, pag ikaw ay monetized na. Dahil pag ikaw ay hindi pa monetized, girl, ang utak mo nakatuon lang sa pag-upload ng videos at pagkikeme-keme dyan para lang maka-achieve ng views. Pero dapat mong malaman na ang analytics
ay dyan mo na siya maiintindihan pag ikaw ay once na monetize na at pag ikaw ay, ibig sabihin pag ikaw ay pretty na. So ibig sabihin nun, once ikaw ay na monetize na, dyan na papasok ang reality versus expectation. So pag ikaw ay na-monetize na, ibig sabihin nun ikaw ay pretty just like me. Bang, bang, bang. Ang lahat ng yan ay merong kinalaman. Chicks, 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 chicks. Pagiging mukhang pera mo. So, dahil lahat ng yan ay merong kinalaman sa iyong sasahurin or revenues. Yan. Dahil ang YouTube Analytics ay may kinalaman sa iyong sasahurin. Ibig sabihin, ang views, kung gaano karami ang nag-view sa iyo, kung gaano karami ang nagsusubscribe sa iyo, kung gaano ito katagal pinapanood ng mga tao at kung saan bansa ito pinapanood, lahat ng yan ay papasok sa iyong analytics at lahat ng yan ay may kinalaman sa iyong sasahurin. So, ibig sabihin, kapag maliit ang iyong views at hindi mo ito napangalagaan, kung sayang aalis, parang siya. So, ibig sabihin nun, pag hindi mo napangalagaan ang YouTube Analytics or hindi mo siya na-maintain kagaya ng bago ka ma-monetize, ibig sabihin, bababagsak yan dahil lahat ng yan, mayroong kinalaman sa iyong subscribers, sa views, view duration, lahat ng yon papasok sa iyong mga CPM. Ang halaga ng iyong videos ay nakadepende pa rin kung gaano karami ang taong nanonood sa iyong videos, kung gaano karami ang nagsusubscribe sa iyong channel, at kung gaano katagal pinapanood ang iyong videos. So, yun ay papasok lahat sa iyong sasahurin pag ikaw once na monetize. So, ang pagiging YouTuber, mga kaplastikan, it takes courage and passion. Kaya nga, 4,000 watch hour, kasi si YouTube dinedetermine niya kung ikaw, how courage you are, how deep is your love with uploading videos, or how deep is your love sa iyong ginagawa na pagiging YouTuber. So, dyan ka matitest sa 4,000 watch hours. So, wag mong magikin, girl. So, wag kang magmadali, girl. Kasi, lahat ng yan, si YouTube, though, yan ay algorithm, robot-robot, dinadaan niya sa mga programming, mas matalino yan kaysa sa atin si YouTube. So, kaya 4,000 watch hour and 1,000 subscribers dahil dinidetermine niya kung gaano ang iyong passion, kung gaano mo kamahal ang pagiging YouTuber or vlogger. Sa mga hindi pretty, kasi yung mga celebrities, effortless yan. Yung mga vloggers na mga comedian, effortless yan. No need na nila mag-workout because it's a talent deep within. So, pag ikaw ay walang deep within talent, girl, you need to work hard. You need to work hard, but you need to work smarter. Just like me, I work hard, but I work smarter. Ah? So, YouTube Analytics. Kung gaano mo inumpisa ng yung channel, dapat mong ma-maintain hanggang sa ma-monetize ka. At dapat kasi, girl, ang YouTube, hindi siya MMA lang. Kailangan mong ma-maintain lahat. So, it will take full attention. Kailangan niya ng buong attention na hindi mo binigay sa kanya kaya siya umalis. So, yan nga ang aking experience. Yan ang dapat mong malaman sa YouTube bago ka magsimula ang YouTube Analytics. Mag-research ka kung anong YouTube Analytics dahil lahat ng yan mayroong kinalaman sa iyong pag ikaw ay once na monetize. Dahil wag lang puro upload ng video, subscribe. Girl, mag-research. Nakaka-irita, nakaka-stress. Nakaka-stress po talaga pag once ikaw ay na-monetize na. Hindi lang, diba? Gusto kong magpa-flip kay Dr. Abike Bello pag ako'y once yumaman sa pagiging YouTube. Bagay ba to? Ayan o, diba? Mukhang tanga. Girl, ang ganda ko dito. Oh, Korea. Pag ako talaga, nag-boom talaga sa YouTube na to talaga, oh. Papagawa ko tong ganito. Di ba ang pretty? Oh, ang tsaka. Oh, di ba ang pretty? Oh, di ba? Girl, oh. Girl, tumatanda. Girl, ang tanda ko na pala, girl, pag wala akong eyeglass. Nakakover. Parang gusto kong ipagawang ganito. Korea or Mongoloid? In fairness, di ba? Uy, aminin, oh. Pag sa akin maging Korea Chinese, tapos i-lift ko lang yung ilong ko. Pak! Pak! Oh, hala! Pak, ang ganda! Pak! Korea! Pak! Muntanga! Parang tanga talaga, alam niyo ba? Parang akong tanga dito mag-isa. Hala, Korea! Hala, ang ganda! Hala! Ang pretty, oh! Hala, pag ako talaga nag-boom talaga, ipapagawa ko talaga to. So, girl!
subscribe na. Girl, subscribe na oh. Baka sa akin oh. Papagawa ko to pag ako ay nag-boom. Nag-boom. Boom panot. Girl, oh. Subscribe na sa akin channel oh. Para mapagawa ko na to. Ayan oh. Hmm. Di ba bagay? Hmm. Pretty. Hmm. Hala, ang pretty. Hala girl, subscribe na. Share mo na. Like mo na din. So, ano pang inaantay mo? Girl, subscribe na. I-like mo na rin. Share mo na rin. So, this is what Hamis Vlog. So, this is what Hamis Vlog is all about. Sharing personal experience. This is Hamis Vlog. Nourishing you from deep within. Bringing out the best in you. Promise, ang ganda talaga.